Hi everyone, I am Faye and I am a Filipino Etsy seller selling digital and physical products or print-on-demand products on Etsy. So in this video, I will teach you kung paano ko ba ginagawa yung competitor and even keyword research without using any third-party website or Etsy tool website. So ang gagamitin lang natin ngayon ay yung mismong Etsy platform, okay? So before kasi ako gumagawa ng listings ko on Etsy, minimake sure ko na yung keywords ko and even yung mismong listing photos ko ay aligned dun sa mga bestseller products on Etsy. Why? Because there's a reason bakit bestseller sila. Kasi gusto ng customers yung nakikita nila na photos or yung design or yung niche and even yung keywords na gamit nila. So ang gagawin natin is kukuha tayo ng designs or inspiration from those bestseller products. Actually, mas na-appreciate ko tong strategy na to nung nag-start na akong mag-print on demand kasi I wanted to know ano nga ba yung mga fonts na mabebenta, ano yung mockups na usually ginagamit nitong mga star seller or bestseller products, and ano yung mga designs or even ano yung mga niche na talagang may demand na on Etsy. So the first thing that you need to do is to open an incognito tab. The reason why incognito is because kapag nag-search ka kasi sa Etsy account mo, yung search results mo will be based or will be influenced ng mga previous searches mo, and sometimes kasama yung mga products mo, which is not accurate. So minsan nakala nung iba na ang ganda ng keywords nila kasi pag nagsi-search sila sa Etsy nila, nakikita nila yung product nila on the first page. So ayoko ng ganun. Gusto ko yung raw results talaga. That's why I go incognito kapag nagpa-product or keyword research ako. Anyway, once you go to Etsy, just type any product na gusto mong ibenta dito sa search bar. So for the purpose of this video, I will choose sweatshirt kasi I've been into sweatshirt lately and ito talaga yung pinagkakaabalahan ko dun sa isa kong shop. So let's type women sweatshirt. So enter. So ayan yung result. Usually yung lalabas dyan ay yung mga may Etsy ads or yung magaganda talaga yung keyword. So ang gusto ko kasing makita ay yung may mga bestseller badge. So when a product has a bestseller badge, it means mataas yung sales ng specific product na yun for the past 6 months, meaning may demand, maganda yung reviews, and that listing uses really good keywords. So to do that, i-click nyo lang tong all filters dito sa my left side. And then choose star seller. So mafi-filter niya yan to star seller, di ba? So after that, makita niyo tong URL or link sa taas, nakalagay na star underscore seller. So papalitan niyo lang yung word na star ng best. Palitan ko lang to ng best. And then enter. And yan na yon. Pag ka-enter niyo, puro best seller items na yung makikitang products dito. Actually, parang there's no other way to filter bestseller products except for that steps na kakasabi ko lang. Kasi even yung mga matatagal ng Etsy coaches or mga matagal lang nagbebenta sa Etsy, ganun din yung ginagawa nila to filter bestseller products. Pero if you know that there's another way na mas madali, just please let me know in the comments. So once makita ko na yung mga bestseller products, dyan na ako mag-i-start magkuha ng mga ideas, anong niche yung mabenta, anong designs yung mabenta, anong fonts yung usually gamit ng mga bestseller products na to, and anong mockups yung mga gamit nila. So, ini-scroll ko lang yan actually. Minsan, umaabot pa nga ako hanggang parang page 5 or 6 para lang i-scan lahat. Tapos, dun ako pipili. For example, itong nasa first page, mga silly goose designs or goose designs in general. Halos mabenta siya. Madami ka makikita niyan. Itong, yes, I'm cold 24/7. Itong mama na sweatshirts or actually itong birthier shirts na sobrang dali lang i-design. Parang 1989 lang. Tapos kung mapapansin nyo rin pala, most of the design na mabenta on Etsy with t-shirts, sweatshirts, mga print-on-demand products, and actually even with digital products, ay yung mga minimalist yung design. So ako talaga, I really go for parang minimalist design lang. Now, another tip. So once nakapili ka na, for example, itong Yes, I'm Cold na product listing, nagustuhan mo yung parang font na gamit niya. So, ang ginagawa ko is sinahanap ko yung font na to. So, to do that, screenshot mo lang and then search mo lang sa Google yung what the font na website. Tapos, ayan. Upload the image. Magpuproduce yan sila ng mga kamukha niyang fonts. Ngayon, iti-check ko yung description nila. Tapos, kung makita nyo, nakalagay puro typewriter, which is true naman.
So, may mga price yan dito kung magkano. Siyempre, hindi ko bibilhin yan. So, ang gagawin ko, pupunta ako sa Creative Fabrica. I'm so obsessed sa Creative Fabrica. Guys, as in, gamit na gamit ko siya. Dito ako kumukuha ng fonts, ng graphics, ng digital papers, as in, lahat ng kailangan ko andito. Kasi nga, if matagal na kayo dito, alam nyo na hindi ako marunong masyado mag-drawing, hindi ako marunong gumawa masyado ng design. Basta hindi ako ganun super creative. So, I really use yung mga resources like Canva, Creative Fabrica, na they allow their designs to use sa mga print-on-demand products and even with digital products. Anyway, if you want to have a discount code or free 10 downloads with Creative Fabrica, I have the link in the description. Now, isi-search ko itong typewriter na ito sa Creative Fabrica. And then, you'll see a lot of options dito. Pipili ka na lang. If you have subscription here, you can download anything, any fonts that you like, any graphics that you like. So, and lahat ng fonts dito, they allow it to use sa mga print-on-demand and digital products. And, yeah, actually, bawal mo lang siya ibenta as font. Kung kukuha ka ng font, bawal mo siya ibenta as font. Pero, other than that, magamit mo siya sa mga print-on-demand products, magamit mo siya sa mga parang wedding invitations, something like that. And yung last tip ko is related with keywords. Now, di ba itong listing na to, when you scroll down sa like pinakababa, makita mo tong mga explore-related searches. Yung mga words na yan na nakikita nyo dyan, these are the words na gamit ni seller sa mga tags niya. So, kung makikita nyo, itong yes, I'm cold, 5 tags lang yung gamit niya, di ba? So, hanap tayo ng iba na may 13 tags. So, for example, itong listing na to, ayan yung 13 words sa mga explore-related searches. So, these words are the exact tags na gamit ng seller for that item. So, knowing that, alam mo na kung ano yung mga keywords na kailangan mong i-include sa products mo. And I'm not saying na kopyahin nyo lahat ng 13 tags na to, kasi I don't do that. I still filter it kasi may mga times na yung mga tags na gamit ng iba, like 2 or 3 tags, hindi naman related dun sa product, so I don't do that. And always, please always use all 13 tags dun sa Etsy. Anyway, ayun lang naman for this video. I will always tell you na please do your research, keyword research, product research, competitor research, kasi baka gawa ka lang ng gawa ng product tapos wala naman palang demand on that product. Or, sige, may demand nga pero high competition, or kahit na high demand and low competition pero hindi engaging yung photos mo, so wala din. Kaya I really, really recommend doing research. And aside from this, I have a subscription with Etsy Check and E-Rank just to verify yung mga keywords na na-search ko, kung talaga bang low competition, talaga bang high demand. So, I still recommend having a parang third-party website tool. Pero yun nga, kung ayaw mo pang mag-invest with those tools, pwede naman na mag-research ka using the Etsy platform itself. By the way, I have all the links, the Etsy tools that I use, and yung mga products ko on the description below. So, I really hope na supportahan nyo ko. And thank you so much, and bye-bye!